Magdadalawang taong gulang pa lang pero lumalaban na sa cancer ang isang paslit sa Albay. Inakala raw kasing mawawala rin ang bukol na nakita sa kanyang pagkasilang. Pero kabaliktaran ang nangyari. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Bagong silang pa lang ang anak ni Angie Rafale na si Denver noong 2023 nang napansin niyang may maliit na bukol sa bandang kwitan ng sanggol. Pinagsawalang bahala niya raw ito dahil inakala niyang mawawala rin. Pero lumipas ang higit isang taon, ang bukol ng bata lumaki at namaga pa. Isang taon tsaka siguro po mga 5 buwan po yata siya. Nagpa-check up po kami, sabi po ano siya, pwede pong cancer. Ano po kasing bukol niya, maga na po talaga. Parang ano na po siya, isang kamao po. Sumailalim sa magnetic resonance imaging o MRI si Dexter. At dito nakitang mayroon siyang sacrococcygeal teratoma na isang klase ng tumor sa tailbone o kuyukot. Pwede itong maging cancerous at pwede rin hindi. It's a neonatal tumor. Pagkalabas pa lang ng bata, nandiyan na yung bukol. Yung bukol na yan na maaaring hindi cancer, pagkaroon pa lang, pagkapanganak pa lang, ultimately, magkakaroon siya ng cancer. At ang magic namin na time is 2 months. Pag nakadalawang buwan na yung baby, tumataas na yung chance niya na maging cancerous yung bukol. Ayon pa kay Doc, tsempuhan lang ang pagtubo ng tumor na ito. Dahil nagkaroon lang ng abnormal development ng sanggol sa sinapupunan ng ina. Pero aniya sa ultrasound pa lang, posible nang makita yan. Anything that looks, feels abnormal, patingnan mo na. Ito, kitang-kita na nga ito nung lumabas eh. Hindi pa rin pinatingnan, di ba? Kasi maganda makuha mo siya in the early stages. Kasi lagi, ang gamutan, bukod sa mas madali, mas maikli, mas mura, yung survival rate mo, hamak na mas mataas. Wala ka masyadong pagdadaanan. Sa ngayon, nakakatatlong cycle na ng chemotherapy si Denver. At ngayong Disyembre, bibigyan na sila ng schedule para maoperahan. Kaya pakiusap ni Doc sa lahat ng mga magulang. So I hope it's a wake-up call na hindi natin kailangan mahirapan. Kung kaya mas agapan ang mga sakit, agapan natin. Sa panahon ngayon, hindi na excuse ang walang pera. Kailangan meron tibay ng loob at saka yung determinasyon na ang anak ko to, kailangan ang anak ko makakuha ng matino, tamang medical care at pagpursigihan natin. Si Angie kumakatok po sa inyong mga puso para sa gamutan ng kanyang anak. Sa pakiramdam ko po, parang ako po yung sasaktan. Humingi po ako ng tulong sa inyo. Kahit konti lang po. Para po sa pangailangan ng anak ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.